maligayang Pasko po mula sa Sangguniang Panlungsod at sa aking pamilya. Hindi po namin alam kung paano namin ipaabot ang sinseridad ng pagbatik ito sa inyo. Sa taon pong ito ay napag-isipan namin hiramin ang awit na nilikha ni Brother Mingo Perez na nananawagan para sa kapayapaan, sa mundo at sa tahanan. Alam po naman ninyong lahat na kami sa Sanggunian ay mga mambabatas at hindi po kami talagang mga professional na singer. Kaya alam ko pong lalawakan ninyo ang inyong pangunawa at pasensya sa maririnig ninyong kanta. Pero ang mahalaga po ay maipaabot namin sa inyo ang mensahe ng kantang ito at aming kagustuhan na mapasaya kayo at batiin ng maligayang Pasko. Thank you.
Hello, gusto ko pong batiin ang Merry Christmas si Mayor Arnan, Vice Mayor Hill, at lahat po ng bumubuo ng City Council of Calapan, lahat ng mga minamahal na mga empleyado ng ating City Hall, at syempre sa lahat ng mga taga Calapan City. Excited po ako at natutuwa na gagamitin niyo daw yung kantang pag-ibig sa Pasko na sinulat ko po 20 years ago, 20 Christmases ago. At mukhang hanggang ngayon ay talagang relevant yung mensahe niya. Sana nga po talagang makatulong yung awit na yan para sa meaningful celebration of Christmas ng mga taga Calapan City. Merry Christmas everyone! Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaro Vision Network, ako po si Rainer Zabal para sa TVNet Newsline. Ikadalawa sa buwan ng Enero, taong 2019. Sa ulo ng ating mga balita, tatlo binawian ang buhay sa kalamidad na dinanas ng Oriental Mindoro. 6.5 feet na buwaya nahuli sa kasagsagan ng pagbaha sa Calapan City. At 7 kaso ng firecracker-related injuries na itala ng Provincial Hospital. Sa detalye ng ating mga balita, bilang pasalamat sa lahat ng suporta at pagtitiwala sa kanyang liderato hanggang sa kanyang huling termino, ibinalik ni Governor Alfonso Umali Jr. ang isa sa pinakaabangang event sa lalawigan, ang Governor's Ball. A 28 ng Disyembre nang ganapin ang nasabing pagtitipon sa bulwagang panlalawigan na may temang Tropical Locks. Tinatayang nasa 200 bisita ang dumalo dito mula sa iba't ibang sektor. Ayon sa pamalang panlalawigan, ang naturang kasiyahan ay pasasalamat na rin sa matagumpay na selebrasyon ng 67th anibersaryo ng lalawigan, ganun na rin sa ipinakitang pagkakaisa ng mga Mindoreño. Sa mensahe ng gobernador, sinabi niyang mission accomplished na siya at ipinagmamalaki na marami na siyang nagawa para sa lalawigan. Ilan namang nabanggit niya ang pagbabagong mukha ng Provincial Capital Complex, ang mga proyektong pang-imprastruktura tulad ng farm-to-market roads, school buildings, government buildings at iba pa. Salamat tayo. Thanks. Thanksgiving tayo sa lahat ng mga kasama natin. Mula noon hanggang ngayon, nakasama pa rin natin. Isang masigabong palakpakan sa inyo pong lahat. Ngayon, ginawa natin yung people-centered governance. Nagpalit tayo ng mga mission, vision statement kasi kailangan talaga para sa tao lahat ng ginagawa natin. Kaya binago po natin yun. Tapos, meron po tayong mga innovations na ginawa. Meron tayong gawad mahal tanga, meron tayong balay lakoy. Tapos, dahil po tayo ay Hall of Famer na sa Seal of Good Local Governance. Sa buong Limaropa, tayo lang po ang Hall of Famer sa Seal of Good Local Governance. So, swerte tayo. Pero lahat yan, siyempre, nasa Diyos yan. At siyempre, nasa ating lahat na kasama. Bakit kamo? Eh kung wala ka kayo, wala ho lahat ito eh. Hindi naman natin makakamtan ito ng ganun-ganun lang. Napuno ang gabi ng awitan, sayawan at kasiyahan. Anila, isa ito sa masayang pagtitipon na naganap sa lalawigan at umaasa ang marami na hindi matatapos sa termino ni Governor Umali ang paglulunsad ng Governor's Ball at ang taon-taon na rin inaabang ang Salong Dagitab. Sa ibang balita, bagaman naging maulan ang gabi ng unang araw ng Enero, hindi pa rin nagpatinag ang maraming Kalapeño upang may pagdiwang ang bagong taon at ang kapistahan ng lungsod.
Bago simula ng fireworks display, nagkaroon muna ng banal na misa bilang bahagi ng pasalamat sa Poong Maykapal sa mga biyaya na ipinagkaloob at sa maayos sa pagsalubong ng bagong taon ng lungsod ng Kalapan. Matapos ito, nagliwanag at naging makulay ang kalangitan sa fireworks display na handog ng mga mamayang Kalapenyo. Sa kabila ng kalamidad na nagdaan, positibo pa rin sinalubong ng mga residente ng lungsod ang bagong taon at kapistahan ni Santo Niño. Masayang pinanood ang fireworks display na inihanda ng pamalang lungsod na bahagyang naantala dahil sa malakas na buhos ng ulan. Samantala, maliban sa fireworks display, marami rin ang nagtungo sa perya para naman mag-enjoy sa pagsakay sa mga rides dito at maglaro. Bata at matanda, nagsaya habang ang iba ay pinili namang mamili sa baratilyo kung saan abot kaya ang mga paninda. Sa dalawang selebrasyong ito, labis pa rin ang pasalamat ng mga mamamayan sa panibagong taon at dumadalangin ang lahat ng patuloy na paggabay at pagpapala mula sa Poong Maykapal. Antabayan niyo pa pang mga balita sa amin pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. Alright, let's get this show on, come on. Can get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Bagamat patuloy ang advokasya ng Department of Health at iba't ibang ahensya sa pag-iwas sa paggamit ng paputok, sa pagsapit ng bagong taon, patuloy pa rin ang ilan sa mga mamamayan sa paggamit nito. Dahil dito, nakapagtala ng 7 kaso ng firecracker injuries ang provincial hospital simula noong Pasko, kung saan ang karamihan ay nagtamo ng pinsala sa kanilang kaliwang kamay. Base sa datos, 2 firecracker injuries ang naitala noong Pasko, December 25 mula sa paggamit ng 5-star kung saan nagdulot ng pinsala ito sa kaliwang bahagi ng kamay ng mga biktima. 3 kaso naman ang naitalang injuries at isang blast injury noong December 31, bisperas ng bagong taon dahil pa rin sa paggamit ng 5-star crackers at Wheaties. Samantalang nasa 2 kaso ng firecracker injuries sa hita, dahil sa paggamit rin ng 5-star at minor burn naman sa mukha ng isang biktima mula sa isang aerial firecracker. Samantala, ayon pa rin sa Provincial Hospital, patuloy pa rin anilang kanilang monitoring para sa mga firecracker-related injuries hanggang sa Linggo, ika-6 ng Enero,
kung saan nakahanda pa rin naman anila sila sa pagtugon sa mga pangailangan ng mga ito. Matapos ang pagdiriwang ng bagong taon, dumagsa na muli sa pantalan ng Kalapan ang maraming pasahero na paalis ng lalawigan upang bumalik sa kanika nilang trabaho. Gayun din ang mga magbabalik eskwela ikadalawa ng Enero taong kasulukuyan. Mahaba ang pila ng mga pasahero sa ticketing ng mga barko at terminal booth sa pantalan habang puno na rin ng pasahero ang waiting area nito. Ayon kay Acting Station Commander Francis Don Rayos, inaasahan na ng PPA PMO Mindoro ang pagdating ng mga pasahero na paalis ng lalawigan. Aniya pa, nakahanda rin ang mga barko na maghahatid sa mga pasahero sa patutunguhan nito. May kita rin ang mga pulis na nakaantabay sa pantalan upang matiyak ang seguridad ng mga pasahero at ng lugar. Patuloy naman na pinapatupad ang no booking policy kung saan pinapauna ang mga pasahero na nauna nang dumating sa pier. Wala namang oras ang biyahe ng mga ro-ro vessels. Sa oras na papuno ang barko ay agad itong aalis ng pantalan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Kabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, tatlo ang nagbuwis ng buhay sa kalamidad na tumama sa Oriental Mindoro bago magbagong taon dala ng malakas na pag-ulan. Sa kasagsagan ng pagbaha, may mga naiulat na nawala at kalaunan ay natagpuan ng walang buhay dahil sa pagkalunod. Sa lungsod ng Kalapan, isang 13-anyos na binatilyo na naliligo sa baha malapit sa kanilang bahay sa Barangay Bukayaw ang nalunod dakong alas 9 ng umaga. Matapos ang ilang oras sa paghanap, natagpuan ang wala ng buhay ang katawan nito bandang alas 6:45 ng gabi. Sa bahay naman ng Bako, nalunod rin sa kasagsagan ng pagbaha ang 59-anyos na si Rico Cueto Maestro, may-ari ng fish pond sa Barangay Tabon-Tabon sa nasabing bayan. Huli umanong nakita ang biktima sa palislaan nito noong 29 ng Desyembre habang umuulan at bumabaha at madaling araw kinabukasan ay natagpuan na wala na rin buhay ang katawan nito sa isang puno malapit sa palaisdaan. Samantala, hindi naman na nagawang magdiwang ng kanyang karawan ang 19-anyos na si Eden Ferriol Rubion matapos itong malunod at masawi rin sa pagbaha naman sa bayan ng Bansud. Ayon sa ulat ng pulisya, nasa evacuation center na ang pamilya ng biktima ngunit kasabay ng bahagyang paghupa ng ulan ay bumalik ang mga ito sa kanilang tahanan sa Sitio Riverside Barangay Poblasyon kung saan sinalubong naman sila ng rumaragasap ang tubig baha. Naanod ang kanilang bahay at napahiwalay siya sa kanyang pamilya kung saan hindi umano siya kinaya ng punong kinapitan niya at nadala ng agos ng tubig. Auno na ng Enero na matagpuan ang katawan ni Eden na nakalutang sa ilog sa bahagi ng barangay proper sa naturang bayan. Naulila ng biktima na isang single mother ang kanyang isa at kalahating taong gulang na anak. Samantala, isang buhay ang nahuli sa kasagsagan ng pagbaha sa Barangay Santa Isabel, Lungsod ng Kalapan noong Linggo, 31 ng Desyembre. Ayon kay Santa Isabel Barangay Chair Susan Vergara, isang bata ang unang nakakita sa naturang buhaya sa kasagsagan ng pagbaha sa mga palayan sa kanilang barangay. Matapos ito, agad-ani ang tumawag ng tulong ang bata upang mahuli agad ito na maaari namang magsanhi ng kapahamakan sa mga residente nito. Matapos mahuli sa pamamagitan ng lambatang nasa 6 at kalahating talampakang buhaya na may lapad na isang talampakan, agad rin anila itong itinawag sa Provincial Environment and Natural Resource Office o PENRO upang ma-turn over at matingnan ang kalagayan ng naturang buhaya. Ayon sa PENRO, pansamantala muna isasailalim sa kustodiya ng kanilang departamento ang buhaya
upang masuri at masiguradong wala itong natamong pinsala o sugat at nakatakda rin naman ang nilang pakawalan ito sa kanilang natural na habitat matapos ang naturang proseso. Sa huli, hinihinala namang mula sa iligal na pag-aalaga ang naturang buwayan na di umanong nakawala dahil sa laki ng tubig at nadala sa pag-agos nito. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa paglipas ng Kapaskuhan ng walang kalamidad, labis ang pasalamat ng mga Mindoreño, ngunit bago sa lubungin ng 2019, hindi nakaligtas ang lalawigan sa pagbaha mula sa lungsod ng Calapan hanggang sa iba't ibang bayan. Sa patuloy na pag-ulan na dala ng bagyong Usman na naging low pressure area na lamang mula 29 hanggang 30 ng Disyembre, sunod-sunod ang naging pagtaas ng tubig sa iba't ibang lugar. Ang mga mabababang lugar at malapit sa ilog, halos lumubog ang mga kabahayan at marami ang dinala sa mga evacuation centers. Ang munisipyo ng bayan ng Bako, gaya ng dati, pinasok ng tubig ang unang palapag kasabay ng pagbaha sa kabayanan. Dahil magbabagong taon, maraming kababayan natin ang umuwi at nais sanang samantalahin ang bakasyon, ngunit maraming mamamayan na papunta sana sa katimugang bahagi ng lalawigan ang naipit sa pagbaha at hindi nakatawid sa Bukayo o Pangalan Road dahil sa mabilis na pagtaas at pagragasan ng tubig. Habang iba ay abala sa paglikas mula sa mga tahanang halos lamunin ng tubig baha, matyaga namang naghihintay ang mga biyahero sa pagkakataong makatawid. Tunay na nakakapanghina at nakakapanlumo ang sinapit ng marami nating kababayan. Ngunit sa mga pagkakataong ito naman na higit na lumalabas ang bayanihan, pagmamalasakit at pagpapahalaga sa buhay ng bawat isa. At gaya ng mga nagdaang kalamidad, ang mga Mindoreño muling bumabangon, tumatayo, ngingiti at hindi pa man sumisikat ang haring araw, ito ang pusong Mindoreño. Never before, oh my soul.
ating pong public service. Ang PhilHealth ay magtatalaga ng kanilang mga representatives sa mga munisipyo para sumali sa gagawing business one-stop shop o BOS ng mga local government units upang mapadali ang proseso ng pagkuha ng PhilHealth clearance na kinakailangan sa pagre-renew o pag-a-apply ng business permit. Maaari lamang natandaan po ang schedule ng mga PhilHealth representatives upang atin silang malapitan kung kinakailangan sa venue ng BOS sa mga pets ang itinalaga. Dahil sa staff limitation, sisikapin ng PhilHealth na magkaroon ng schedule ng kanilang representatives sa bawat LGU upang matugunan ang PhilHealth-related concerns ng ating mga negosyanteng may tauhan man o wala. Ang mga sumusunod na schedule ng ating mga representatives ay isasagawa sa piling araw ng buwan ng January 2019. Para sa mga representative ng mga establishmento mula sa Calapan City, maaari pong sumadya sa tanggapan ng PhilHealth sa Barangay Masipit. To our valued subscribers, try a different kind of internet gamit lamang yung cable TV. Kung paano, narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Maaari niyo rin po kaming mapan sa YouTube, type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page na Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyo parating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Rainer Zabal na nag-iwan sa inyo na isang mapayapa at magandang gabi.